The four last words of Jesus Christ, ang pang-apat na huling sinabi ng Panginoong Jesus. Mateo 27:46, Mateo 27:46. Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Ili-ili lima sabachthani," nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Jesus cried out with a loud voice, my God, why have you forsaken me?" Sumigaw si Jesus ng malakas. Sabi niya, "Ama, Ama, bakit mo ako hinahayaan?" Talaga bang hinayaan ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus? Yun ay isang malaking katanungan kung ano ang mga bagay-bagay na siya ay hinayaan ng Diyos Ama. Only bearer, siya lamang ang papasan. 1 Peter 2:24, na si Jesus ay hinayaan siya na kanyang pasanin ang kasalanan ng mga tao. Siya lang ang papasan ng mga kasalanan. Jesus Himself bore our sins in His own body on the tree. Siya lang ang nagpasan ng ating mga kasalanan. Only Jesus. Upang tayo ay mamatay sa ating mga kasalanan at mabuhay ng matuwid. We might die to our sins and live for righteousness. At yun ay ginampanan ng Panginoong Jesus. Only His blood, ang kanyang dugo lamang. Sa pamamagitan lamang ng dugo ng Panginoong Jesus, naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya hinayaan siya na maipako doon sa cross upang mabuhos ang kanyang dugo doon sa cross at malinisan ang mga kasalanan ng tao. Jesus Christ, only by His blood. Wala nang ibang dugo na naibuhos para maglinis ang kasalanan ng tao. Only mediator, siya lamang ang tagapagitna. 1 Timothy 2:5. Jesus is the only mediator. Siya lamang ang tagapagitna sa Diyos Ama at ang tao. Wala nang ibang mediator. Wala nang ibang tagapagitna. Bakit siya qualified na magiging mediator? Bakit siya karapat-dapat na magiging tagapagitna sa Diyos Ama at ang tao? Dahil siya lamang ang nagpasan ng ating mga kasalanan at siya lamang ang nagbuhos ng dugo doon sa cross ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa buhay natin. Ibig sabihin, bakit pa tayo maghahanap ng iba? Bakit sila ipinako ba doon sa cross ng Kalbaryo?